Nasaan na kaya si Pastor Ma? Unya ka. Kung one guess kung nasaan si Pastor Kibuloy, nasa langit. It's mainly about the rule of law. Kanaang ako ang mensahe para kanila. Sir Jason Amisola of PTV. Hindi siya politicize VP ang imuhang pag-advocate ko. Hindi ba kaya di siya ma-politicize sa mga... Dili man siguro siya. Sa tanaw na ko, dili siya ma-politicize tungod kay dabawin niyo ko o vice president ko and doon ako'y duty nga i-comfort ang mga members sa KOJC sa ilahang kalisod nga ginakaagian karon. Alright, thank you, ma'am. VP, how is the happening po doon po sa KOJC? Ano po yung mensahe natin sa mga Dabawenyos? Ang mensahe natin sa mga Dabawenyos is to uphold the rule of law and to call out always violations, constitutional violations or violations as ato ang mga balaod in the implementation of the warrant of arrest. Thank you, sir. Ano? But kasi mabilis ang implementasyon ng warrant of arrest. Hindi naman natin, hindi dapat ginagawang excuse na malaki yung lugar. Sa sobrang dami ng mga pulis na nandyan sa loob at sa sobrang dami ng pulis na pinadala para mag-execute ng warrant of arrest, magtataka ka 9 days na hanggang ngayon hindi pa sila tapos sa pag-implement ng warrant of arrest nila. Dapat mabilis yun kasi totoo yan at tama yan na aapektuhan ang imahe ng Davao City at naaapektuhan ang negosyo ng mga tao. In fact, noong mga unang araw, naapektuhan din ang mga flights to and from Davao City. At hindi natin gusto yon dahil ang gusto natin ay mapayapang pamumuhay para sa mga Davaoan. Do you think may abuse of power ba sa side ng PNP? At ano yung message po sa PNP? The abuse of power remains to be determined by the court. No, I understand the kapag tinatanong ko ang KOJC kung sa ilahang mga lakang nagaingon sila pirming mag-file me o complaint, dili na mo palampason. So, ang ako ang pagkasabot, daghan sila mga giandam na mga kaso na ilahang i-file. So, that remains with the court kung dunay abuse of authority. Pero kung opinion lang na ako ang inyohang pangutanon, definitely dunay abuse of authority. Di na nato kinahanglan isa-isahon pa ang nakita nato na kalapasan nga nabuhat para lang mag-implement og search warrant. Wala tayong problema sa pag-implement sa search warrant pero dapat unta masunod pod ang balaod sa pag-implement sa proper implementation of a search warrant. Last, Sir Gary, sir. Ako, sir, personally, sa tingin ko, wala na si Pastor Kibuloy dito sa Davao City dahil mahaba yung panahon na pwede siyang umalis na sa Davao City dahil mahaba din yung grandstanding na nangyari doon sa Senate Committee hearing. So napaka taas nung time na pwede niyang pag-isipan kung aalis na ba ako o hindi. At isa din yon sa mga dapat pag-isipan din ng administrasyon, no? Dahil sa mga mahabang-mahabang grandstanding sa committee hearing, hindi natuloy nakuha si Pastor Apollo Kibuloy. Personally, I think wala na siya dito sa Davao City. Okay. Wala, hindi ako nakapasok kasi isang lugar lang ang lagi kong napapasukan, yung studio at yung cafe. Doon lang ako nakapunta. So hindi ko alam kung merong mga bunker dyan sa ilalim. Nasaan na kaya si Pastor Ma? Unya ka. Kung one guess kung nasaan si Pastor Kibuloy, nasa langit. What? Bro, what are you talking about, man?